Kayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadnaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magkumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ingi ng kapatawaran ng buti naming takot na ikaw ay labitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang iyong ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Sabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya't nagtungo siya sa Hope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ang mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento
para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumamayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan na nagingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag niyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon. Kaya't naghandog sila at nanamanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng 100 buhalang isda. Nilulo nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsasanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natapunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang.
nang maramdaman kong napupugto na ang aking hininga. Naalaala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Ah, Alleluia. Alleluia. Ah, Alleluia. Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lubihis at pagpatuloy ng kanyang lakad, dumaan din ang isang Levita. Ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinales siya sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, kumayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, sa lahat pong naisusulat na mga sa banal na kasulatan, maging sa lumang tipan at sa bagong tipan, ito po ay napapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kahabuan nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya magpo, kahit naman ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsasalaysay ng mga talinghaga, ng mga kwento, ng kanyang mismong mga aral, ito ay napapatungkol sa kanyang buhay at sa kanyang misyon. Ang kalalubuan nito. Kung kaya nga po itong ating narinig, medyo common sa atin. Madalas nating narinig ito.
At maalam na rin po natin siguro ang mga sagot sa mga tanungan kung sinong kapwa. Hindi na natin pagdidebatihan. Tulad din ng eskriba na nagtanong kay Jesus. Alam niya dahil gusto lamang ng siluin. Alam din po natin. Pero nais ko pong pagtuunan ng pansin ang pagninilay sa mismong buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Mayaman po sa mga simbolismo ang ating narinig na Ebanghelyo ngayon. Jerusalem, nagbuhat ang isa, buhat pinanggalingan ng isang taong itong sinalakay ng mga tulisan. Ang Jerusalem ay simbolo ng makalangit, makapangyarihan na naroroon ang templo. Kung kaya nga po, sentro ng buhay ng mga Israelitas ang Jerusalem. At siya ay bumaba papuntang Jericho. Makikita din natin ang lugar na Jericho na ito. Ito po ay simbolo ng pagkadapa, paggaguho o maging simbolo ng kasalanan. So sa makatuwid maging sa mga lumang tipan kung paano ang pinaikutan ng mga Israelitas ang bayan ng Jericho ng kanilang kaaway noon, ito'y gumuho. So simbolo po ito ng pagkakasalanan. At maiugnay natin po ang ating sarili sa Jericho na nadapa, nagkakasala. Kung kaya't ang Samaritanong itong tumulong ng inalipusta, sinira ng mga tulisan, nakahandusay sa daan at nakaharang, yan po ang ating Panginoon Jesucristo ng ating pinagtutuunan nang tumulong siya nito sa taong makasalanan, nakahandusay, simbolo ng pagkakasala. Ang Samaritano na bibigyan ng tuon ng ating Panginoon Jesucristo ay pinapahalagaan. Ito ngayon yung kanyang pinangangatawanan. Siya sa larawan ng mga Samaritano ang kanya mismong pagkatao. Galing sa Jesus, kung matatandaan natin ang Ebanghelyo kahapon, na He was the stone rejected by the builders that will come the cornerstone. Ibig sabihin, hindi siya pinapansin, binabaliwala siya na parang mga pagano na hindi rin pinapansin sa lugar ng mga Hudyo. Kung kaya't itsa puwera ang ating Panginoon Jesucristo, parang napabilang siya sa mga isinantabi. Pero ito siyang tumulong sa itong nasugatan. Mga kapatid, ang pagkasugat ng tao ay sumasagisag ng ating ding pagkatao, ng ating pagkamakasalanan. So sa ating pagkamakasalanan, kung hindi nyo po napapansin, ang paggawa ng pagkakasala ay para po iyang addiction, nakaka-addict, pag hindi po nagagamot. Kung kaya nga po, ang ating Panginoon Jesucristo ay tinulungan niya ito na gamutin ang nakahandusay na nakaharang sa daan. At ito ay pinagamot. Ano ang mga ginamit ng mga kasangkapan? Alak at langis. Kung atin pong titingnan sa atin din pong buhay, liturhiya, sa atin mismong mga Katoliko, di po ba't ginagamit natin ng langis kung merong bibinyagan? Di po ba't ginagamit natin ng langis sa kukumpilan? Langis din sa mga inuordinhan. Langis din para po sa mga may sakit. At hindi nyo ba napapansin din nang ginamit ng pagagamot ang alak na ginamit nitong nakahandusay na tao? So sa makatuwid, narito maging sa atin mismong simbolo ang langis at alak. Langis na ginagamit sa mga sakramento
ng aking nabanggit kanina, ang alak na ating ginagamit sa pagdiriwang ng Eucharistia. So ibig sabihin, maging ang ating ginagawa na ito sa loob ng simbahan ay kagalingan, gamot para sa atin. Kung kaya nga't si Jesus ay natatawag nating tagapagligtas, Salvador, dahil ililigtas niya tayo sa ating pagkadapa, sa ating pagkahandusay, sa ating kasalanan, sa pamamagitan ng mga simbolong ito na papaloob na ating ginaganap sa simbahan. At ano ang pagpapakahulugan nitong isang bahay na pagkatapos gamutin, dadalhin siya sa bahay at pagpatuloy ang paggamot habang ito ay magpapahinga. Ito po ang simbahan, ito ang lugar na ito, the house that keep us together na mga makasalanan. Di po ba't namin siya diminsan sa atin ng ating Santo Papa, ni Francisco, na ang simbahan ay parang lugar ng kapagamutan. Ito po ay hindi lugar ng mga taong magagaling, ng mga taong nang walang sakit. Ito ang lugar ng mga makasalanan na gagamutin ang ating Panginoong Kristo. So napakayaman itong simbolo na ito na pinapakita sa atin ng kwento ng ating Panginoong Kristo upang malaman natin ang kahalagahan ng buhay ng ating Panginoon. At kung napapansin din ninyo, nang sinabi ng Samaritayong alagaan mo siya, dalhin mo siya sa isang bahay at babayaran ko. Di po ba't ito din ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Na sa kabila ng ating pagkakasala, tayo'y kanyang binayaran. Tayo ay kanyay tinubos sa ating pagkakasala. Now you will see the importance of how this church, yung ating mismong pagkakatipon dito, ng ating pag-iisip na tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay nakadapa, tayong lahat nakahandusay, but our Lord Jesus Christ will lift up us. Gagamutin tayo sa pamamagitan din ng sama-sama natin pag-abay at nakaalala sa bawat isa ng ating mismong kagamutan. Ibig sabihin, sa bandang huli, ano ang pinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Nang karaniwang tanong, sino ang ating kapitbahay? Then all of us will realize that we have to be like Christ, pareho sa ating Panginoong Jesucristo na tumulong sa kapwa nating makasalanan, nakahandusay siguro, nakadapa, at ihahango natin sila. Ibig sabihin, nakikiisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang gawain. At yun po ang ating pagiging Kristiyano. Yun po ang ating pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Isinasabuhay natin kung ano ang ginawa at inintensyon ng ating Panginoong Jesucristo. Then all of us will be worthy to be called as His followers and as a Christian. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, maging sa ngayon, maraming taong nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Sa bawat kailangan ating itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig.
Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ibinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang magkahain ng mga aling ng iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumasa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang makikinabang ay kami ring iyong pinakahirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagunyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ni nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito sa Hesukristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari
o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag magtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkat inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuan
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.